Tagal na kayo dito? Ano na mo? Ito pa lang yung sinasabi mo sa akin. Si Kuya Jens, ano yun, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, this is Kuya Jens. So, kung bago ko lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para like updated sa mabag-upload na video. At huwag po nating kalimutan supportahan ng bonding kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate End the Vlog at syempre Kalingap Prob. At pag-suporta din po ang mga kasamahan sa buong team Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kabayan natin na lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ngayong araw mga Kalingap ay bibigyan po natin ng pansin at panonoodin po natin mga Kalingap at bibigyan ng reaction video ang naging pag-vlog po ni Kalingap Prob sa sitwasyon po ni DJ Franz. Ano mga Kalingap, isa po sa ating kasamahan sa K-Boys na meron na po palang matagal nang pinagdadaan ng sitwasyon. Mga Kalingap, sa buhay may pamilya. At lalo na mga Kalingap, nakikita po natin si DJ Franz na mahiling magpatawa, magaling umakting, tumutulong sa mga mahihirap. Pero lingid sa ating kaalaman mga Kalingap na meron din pala siyang mabigat na pinagdadaanan sa buhay. So ano nga ba ito mga Kalingap, tara panoorin po natin at bigyan ng reaction video in 5, 4, 3, 2, Ayo kita pergi. Jadi mana yang perlu bayi namanya itu? Ayo jad. Nampak tak? Bila? Yang giribak giribak nak? Bila? Itu? Lagi Hanggang sa narating na pala namin ang lugar nila DJ Franz. Wee. Lalong nagibag dahil kay ano kay Christine. Hindi, seryoso. Bayo mo yan? Yan dito kami. Yan yung sinasabi ko sa inyo na ano na... Nung una, hindi pa ako naniniwala. Figures lang kami dyan. Kurir. Alin dyan? Dalawa mo kayan? Pero nung nilapitan na namin, ito ang aming nakita. Ipat na nga namin yung mga namin. Grabe. Tapos matas na. Dati pa yun kahit wala pa si Christine, ganyan lang talaga yan. Ano na yan? Dito sa ano? Matagal na kayo dito? Ano na mo? Ito pa lang yung sinasabi mo sa akin. 2 years na po kami dyan. Nahigit mga 3 years na. Sumula nung... Yan po yung sinasabi ko. Yung ano na... Tinitira namin 2 years na, mahigit, mga 3 years na dito. Kala ko sa Mercedes ka? Yung sa mama ko, tapos yung wala pa akong asawa, sa Mercedes talaga ako nakatira. Nung nag-asawa ko, dito sa Basod. Dati doon kami sa ano, yung dati in-invite ko kayo nung birthday ng asawa ko, doon sa unahan pa. Oo, yun yung nasa isip ko. Paano yung, kayo napunta dito? Wala na din, giniba na kasi yung bahay na yun doon. Wala na, pinaris na kasi sila doon nung yung bulan yung, ng asawa ko. Sa bahay na dati doon. Kaya dito sa, ano na dito? Dito kayo ng lugar to? Yung, ano po yan? Yung, dun sa... Kasi yung mga ano, mga anak mo dito. Wala pa dito nakatira? Kaya ito ano, inaayos po pati namin sa mga anak. O yan dito, alak mo yan? Naglilinis po ito dito sa nang ano. Naglilinis nitong ano, mga... Oh ano, my pati, God! Nag-iisa-isa kami maglilipat lang sa ano, sa ginagawa, sa mabilisan lang na ano, alak mo ito? Nag-aayos pa nga lang sila dahil katatapos lang ng bagyo at yung mga gamit nila ay pansamantala nilang nilipat sa kapitbahay. Di ba na nung Christine? Tayo ngayon lang. Doon kami nakikiano ngayon kay ma'am, kay lola niya. Wala kayong permanent na dito patuloyan? Ito talaga yung... Dito ako umuwi pag nag-ano ko. Minsan hindi ako makaalis agad. Pag nagmamadali mag-ano. Minsan na ano pa ako dito. Na yung mga ginagawa ko. Marami pala ng bahay mo. Nalugas na lang ano, ng bagyong Christine. Ang sikit pati ng anak mo. Ang sikit saya yung pangalan. Mga 4 years old. Okay pa doon dati? Oo, hindi pa nalang bagyong. Nung hindi pa bagyong Christine, lalo siya nagka-butas-butas. Nabutas-butas na siya. Asan yung ibang gamit mo? Nililipat na po doon sa tinitirahan ni Nolan niya dito sa kabila lang din. Pakatapos lang din, dinali-dali din nilang tapusin yung bahay doon. Para takpinan na lang ng mga trapal. Yung kaputi, para tapos mailipat lang doon. Nilipat niyo muna yung mga gamit mo? Nilipat na po doon, tapos din muna kami nag-ano mo yun. Ikintik-sip. Yan ka lang makakamang niya, may lola niya. Ito po sa ano, si Daniela. Ah, ay Daniela. Asawa ko po. Daniela. Ito si Isaya, panganay namin. Mga 4 years old, tapos ito, mga 3 years old si Brianna. Ngayon po, yun lang. Mukhang sa'yo pupunta to. Salamat. Buti nga po at ano, nakapasok ako sa inyo, ano, Kalinga Prob sa K-Boys. Hindi ka naman sabi, nagkanto pala yung
Kalagayan mo, kala ko. Ito nga po yung ano, yung sabi ko paminsan pag ano, yung pag, yun ang tatanong sa akin minsan, bakit hindi daw ako nagla-live kasi, ano, minsan, yung internet dito, yung signal, sobrang hina talaga, loading ng loading, tapos minsan nahihiya din ako ipakita sa mga ano, yung bahay namin, yung ganyan. Minsan nagla-live na lang ako, walang camera, naka ano lang siya yung black, bakit daw madilim ganyan? Kasi hindi ko po pinapakita talaga sa kanila na ano, yung ganyan yung, ano, yung lugar, yung ano namin dito. So, di ka rin naman humingi ng tulong sa amin, sa akin, hindi ka nagsasabi. And, minsan po nga, yung pag ano, pag nalilita ko, yun, marami pa kasing yun dito, mga inaayos minsan yung bubong, natutuplop yung mga trapal, lalo na pag nag-uulan, yan yung pinaproblema po namin. Pero ito nga, dahil sa ano, sa Christine, lalo tuloy na, kaya ngayon, nakikisiksip kami dun sa tinutuloyan nila, ano niya, lola niya. Pero okay lang po yan, ano, kalinga prob. Dahil ngayon, meron akong trabaho sa inyo, yan, mga ano pa din yan, kahit paunti-unti. Ikaw ate, ano, Daniel, kumusta po kayo dito? Ayos ko lang. Ngayon lang tayo, nakita na tayo dati, di ba? Yep. Siguro pang ilang na to, beses, kasi, pero ngayon lang ka lang namin nakausap. So, kumusta naman dati, Daniela dito, dalawang anak niyo, ano? And, ganito yung kalagayan niyo pala, hindi po alam, hindi pa kayo mamimigay ng relief dito, sa may lugar niyo. Hindi pa namin makupunta itong bahay niyo. Ngayon po, kahit pa paano ay nakakaano po, dahil po, nakakasama na sa inyo si, ano, si Franz. Lol po kasi. Nag-aaral po kasi siya na. Trabaho. Saan kayo kinukulong dito dati nung hindi pa siya na, wala pa siya sa Kalingap, sa K-Boys? Mahirap din po. Kasi po wala siyang trabaho noon. Tapos nag-aaral din po ako. Kaya hindi po siya noon nakakasama sa inyo kasi po siya po ang nag-aalaga dito sa dalawang bata. Ilang taong ka lang ngayon? Ano po? 20. 20? Hanggang saan yung natapos mo? Senior high lang. Senior high? Tinapos ko lang po. Pero gusto mo sana makapag-aral pa? Sana po. Kung hindi nagka... Hindi nagka... Nagkaanak. Nagkaanak. Pero masaya ka naman na sa inyo. Kahit po, ganito, mahirap ang buhay. Masaya po. Ano yung nagbibigay sa'yo ng lakas, inspirasyon? Ito pong dalawa kong anak. Hindi siya kasama? Ay, kasawa naman po. Anong pangarap mo sa inyong pamilya, sa inyong mga anak? Ano po? Maging maayos po. Makapag-aral din po sila soon. Makapagtapos po. Ano? Hindi na po magaya sa akin. Ay, grabe naman. Di pa naman huli ang lahat sa'yo. 20 ka pa lang. Pwede ka pang mag-aral. Grabe mga kalingap, hindi po biro ang buhay may pamilya. Lalo na po mga kalingap sa sitwasyon po ni DJ Franz na mayroong dalawang anak. At nakita nga po natin na kasama din po niya mga kalingap doon sa vlog na yun, yung kanyang misis mga kalingap. Talaga namang nagulat po ako nung nakita ko po mga kalingap yung kalunos-lunos din pong sitwasyon ng kanilang bahay. Ano yung kanyang tinitiran mga kalingap? Na grabe mas malala pa minsan mga kalingap sa bahay ng tinutulungan o beneficiary. Kaya naman mga kalingap, napakagandang opportunity din mga kalingap na nabisita po ni Kalingap Rob yung bahay nila DJ Franz para mapanood po ng mga taga-suporta ng Kalingap, ano, sa mga sponsors po na baka gustong magpaabot din ng tulong ay mapanood po yung sitwasyon po ni DJ Franz. Kaya rin po tayo nagbigay ng reaction video para sa ating mga viewers mga kalingap na mabigyang pansin din po yung sitwasyon at yung paghihingi nga ng tulong din ni DJ Franz na kahit paano mapaayos siguro yung bahay nila para mayroon silang maayos na tinitirhan kasama ang kanyang pamilya. At ayun nga mga kalingap, sa mga gusto pong tumulong kay DJ Franz ay kumontak lang po kayo mga kalingap, makipag-communicate lang po kayo kay Kalingap Rob o kahit na sinong K-Boys mga kalingap. Siguraduhin lang po natin na legit po yung inyong kausap para po talagang maipaabot po yung tulong sa inyong gustong tulungan mga kalingap. So yun lang po mga kalingap at maraming po salamat sa inyong panunood. Please don't forget to like, comment, share and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.